Proverbs 4:7a, ang simula ng karunungan ay ang paggawa upang matamo ito. Welcome to the Kapombo United Methodist Church's Adult Sunday School, podcasting the January 29, 2023 lesson, The Golden Mean in Christian Living and Believing, Part 2. Ako po si Jeo Alcala, ang inyong tagapagturo. Sa nakaraang pag-aaral, tinalakay natin ang Golden Mean ng paganong pilosopo na si Aristoteles na inangkop ng katolikong teologo na si Santo Tomas Aquinas para sa Kristiyanong pamumuhay at pananampalataya. Ang kahulugan ng golden ay eksilente, kaya nga merong tinatawag na golden rule and golden age. Ang kahulugan ng mean ay gitna, kaya dapat iwasan ang ekstremong kaliwa o kanan. Nang tinanong si Jesus kung tama ba na batuhin hanggang mamatay ang isang babae na nangalo niya, hindi natin nabasa sa John 8 ang diretsang sagot ni Jesus. Kasi kapag ang sinagot niya ay hindi, aakusahan siya ng mga Pariseo ng di pagsang-ayon sa Torah. Because according to Deuteronomy 22, verses 20 to 21, Moses commanded adulterers to be stoned to death. At kapag si Jesus ay hindi sumang-ayon sa parusang kamatayang ito, para bang konsintidor siya sa pangangalo niya noong babae. Sa kabilang banda naman, kung ang sinagot ni Jesus ay oo, madidismaya ang kanyang mga tagasunod sapagkat 2 taon ang ipinundar ni Jesus para maunawaan ng mga Hudyo na si Yahweh ay kanilang makalangit na amang mapagpatawad. Nawari ni Jesus na may disbentaha, disadvantage kung sasagot siya ng paekstremo. Kaya hinamon niya na lang ang mga Pariseo na kung sino man sa kanila ay di kailan may nagkasala, sila ang unang bumato sa babae. Sila mismo ang sumuko at umalis. Samantala, yung babae ay wala ring kawala sa pagtutuwid ni Jesus. Sinabi niya sa babae na talikuran na ang kanyang pagsalangsang. Paalala sa mas mabigat na bahagi ng Torah, one of the Ten Commandments, do not commit adultery, which we read in Exodus 20 verse 14. Ang gininto ang gitna ang naging teknik ni Jesus para mapatawad yaong babae at bigyan pa siya ng pagkakataon na tumalima sa kautusan ng Diyos. Ang paglawig sa paksang ito ay nasa point 2, legalism versus antinomianism. The legalism of some Christian sects such as the Seventh-day Adventists and the Armstrongists na nagsimula bilang Worldwide Church of God is mainly based on their interpretation of Jesus' statement regarding the Torah. So we read in Matthew 5 verses 17 to 19, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa kundi magbigay kaganapan. Habang hindi nababago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos, ituturing siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit." Ang mga sektang legalista ay ekstremo ang interpretasyon sa pahayag ni Jesus na dumating siya hindi para baliwalain ang Torah, kundi tuparin ito. Ang mga di-legalista ay sasagot naman na ang aklat ng batas o ang esensya man lamang nito ay naisakatuparan ng namatay ang kordero ng Diyos para sa kasalanan ng sanlibutan. Subalit, ididiin ng legalista na hindi palubos ang katuparan ng Torah dahil mangyayari lang ito pagkalipas ng daigdig. Legalists believe that Christians must still conform to Saturday Sabbatarianism, dietary laws, circumcision, etc. until kingdom come. Contrarily, antinomians, so the Greek nomos meaning law, so ibig sabihin ng antinomian is anti-law,
They purport that the Lamb of God's ultimate fulfillment of the new Passover, which we read in 1 Corinthians 5 verse 7, has freed his believers from the Torah's 613 rules. So we read in Galatians 3 verses 23 to 25, "Nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo, binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo. Para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. Ngayong may pananampalataya, wala na tayo sa patnubay ng kautusan." Ang matalik na katumbalikan ng legalista ay itong mga antinomenista o kontra Tora o batas. Mungkahi ng antinomenista, ang langit ay nasa mundo na. Pinahayag kasi ni Kristo na ang kaharian ay sumasa kanila na kanyang mga mananampalataya. We do read this in Luke 17:21, that the kingdom is not far away from you. It is in your presence already. Kung gayon, wala na sa kontrol ng Torah ang mga Kristiyano na malaya ng huwag tumalima sa mga iniutos sa mga Hudyo, sa batarianismo, pagtutuli, pagbabawal sa karning baboy at iba pa. Kaso, mga antinomianista rin ang nagpauso ng okay lang makiapid basta tunay ang pag-ibig. Gayong Diyos naman lang ang nakakasuri sa puso ng tao. Paano ka makasisigurado na yung pag-ibig daw ng boyfriend mo para sa iyo ay tunay kung gusto niya nang sumiping kahit hindi pa kayo kasal? Kung tunay kanyang mahal, maghihintay siya hanggat kayo'y kasal na. Kaya kahit malaya ang mananampalataya, hindi lahat ng susubukin niya ay magdudulot ng kabutihan. So we read in 1 Corinthians 10:23 that not everything is beneficial. Yaong mga nagmamalaki na sila ay mga progressive Christians, na anything goes daw sa lifestyle nila kasi malaya na sila sa batas na nagbabawal halimbawa ng sexual immorality, mga antinomianista ang mga ganyan. Si Apostol Pablo ay sasang-ayon kaya sa ganyang kaisipan? So next, the Apostle Paul was a Jew who assured Christianized Gentiles that they did not need to subscribe to the laws of Moses. But did he also discourage Christianized Jews from conforming to the Mosaic laws? When we return. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School Lesson, The Golden Mean in Christian Living and Believing, Part 2. Si Apostol Pablo ba ay pro-Torah o anti-Torah? He was a paradox of antinomianism and legalism. Primarily, he was an ex-Pharisee who was persuaded by the Apostolic Council in Jerusalem to publicly participate in Jewish customs to keep happy the Judaizers. This was the faction which upheld the Mosaic laws as still binding to Christianized Jews. As we read in Acts 21 verses 20 to 24, sinabi ng matatanda kay Pablo, "Alam mo kapatid, ilang libo na sa mga Hudyo ang sumasampalataya at masigasig pa rin sila sa pagtupad sa batas. May nakapagsabi sa kanila na tinuturuan mo ang lahat ng Hudyo na nasa mga bansang pagano na talikuran na si Moises. Pinagsabihan mo raw silang huwag tuliin ang kanilang mga anak o huwag sundin ang mga kaugalian? Ano ngayon ang gagawin natin? Gawin mo ang sasabihin namin. May apat na lalaki rito na may panata. Ikaw ang maging ninong nila. Dalisayin ang iyong sarili kasama nila at bayaran mo ang kanilang gastos para magpagupit sila.
malalaman ng lahat na hindi pala totoo ang nabalitaan nila tungkol sa iyo. Sa halip ay tinutupad mo rin ang kautusan. Si Pablo ay Hudyong lumaki sa Grego-Romanong siyudad na Tarso. Kaya pinasya ng langit na mangaral itong apostol sa mga hentil na nakasanayan niyang halubiluhan. May tsismis na hinihikayat niya ang mga Hudyong nakatira sa ibang bansa na huwag nang tumugon sa mga rekisitos ng batas. Malamang na isa sa basihan nitong tsismis ay nang pinagalitan ni Pablo si Pedro kahit na ito ay obispo ng simbahan sa Antioquia. Ilang taon ding si Pedro ay nakipamuhay sa mga taga-roon na para bang isa na siyang di-Hudyo. This particular rumor about Paul might refer to that incident when he chastised his co-apostle Peter for detransitioning to Jewishness after years of living like a Gentile with the Antiochian church. Peter was flip-flopping despite several months earlier in Jerusalem his observation of the Jews' frustration with the Torah. Ito nga ang mababasa natin sa Acts 15 verses 5 to 11. Tumindig ang ilan sa pangkat ng mga Pariseong nananampalataya at sinabi kailangang tuliin din ang mga di-Hudyo at utusan silang tuparin ang batas ni Moises. Nagtipon ang mga apostol para harapin ito. Sinabi ni Pedro, inatasan ako na ipangaral sa mga di-Hudyo ang ebanghelyo at nanampalataya sila. Ipinagtanggol sila ng Diyos nang ibigay niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng ginawa niya sa atin. Hindi niya tayo itinangi sa kanila kundi nilinis din niya ang kanilang mga puso sa pananampalataya. Bakit ninyo ipinapataw sa kanila ang pasaning hindi natin na kayang dalhin ni ng ating mga ninuno? Naniniwala nga tayo na naligtas tayo tulad nila dahil sa kaloob ng Panginoong Jesus. At gayon din sila. Pero nang malaman ni Pedro na may mga bibisita mula sa Apostolikong Konseo ng Jerusalem, hindi na siya nakihalubilo sa mga hentil. Mababasa itong drama sa Galatians 2 verses 11 to 14. Nakikain na lang si Pedro sa hapag ng mga Hudyo sa Antioquia. Nagpapasindak kasi si Pedro sa mga Judaizer, ang paksyon ng mga Kristiyanong Hudyo na masunurin pa rin sa Torah para sustinihan ang kanilang kaligtasan. Itong pagkahipokrito ni Pedro ay pinuna ni Pablo, sapagkat ilang buwan lang nakaraan ay nagkomperensya sila sa Jerusalem, this was around 50 AD, kung saan mismong si Pedro ay nagtapat na ang mga kapwa nila Hudyo ay nahihirapang tumalima sa Torah. Legalistic sects evince inconsistency such as pork prohibiting Adventists. Mababasa sa Deuteronomy 14:8, ang mga Hebreo ay pinagbabawal na kumain ng baboy at itong batas ay inapply ng mga Adventists sa kanilang sarili. Pero itong mga Adventists, they allow blood transfusion which is forbidden among pork-eating Jehovah's Witnesses. Ang mga saksi ni Jehovah, hindi naman bawal sa kanilang kumain ng baboy, pero bawal naman sa kanila ang blood transfusion kasi ayon daw sa Leviticus 17 verse 10, ang buhay ng hayop ay naroon sa dugo nito, kaya sagrado ang dugo. So, ang mga Jehovah's Witnesses, ipinagbabawal nila ang blood transfusion even between human beings. So, ito namang saksi ni Jehovah, hindi naman sila striktong Sabbatarians kasi they would have their day of worship on any day of the week which is freest to them. So, halimbawa, libre sa kanila ang Linggo, so sa Linggo sila mananambahan. Kung sa ibang bayan naman, ang pinakalibreng araw ay Sabado, pues sa Sabado sila mananambahan. Kung Friday naman, which is their freest day, they would have their day of worship on a Friday. Ganoon ang mga Jehovah's Witnesses. So they are more versatile than the Adventists who are strict Sabbatarians.
They claim Saturday as the only rest day acceptable to God. Kasi ayon nga sa Exodus 20 verses 8 to 10, you may work from the first to the sixth day of the week, but you must not work on the seventh day, which is Saturday. Yet these Sabbatarians do not implement the final solution for Sabbath violators. Kasi ayon nga sa Exodus 31 verse 14, bawat lumapastangan sa Sabat ay papatayin. Kahit itong mga legalistang Kristiyano ay hindi makatupad ng 100% sa batas. Halimbawa ay ang pagparusa ng kamatayan sa mga lumalabag sa mabibigat na ordinansyang nakapaloob. But do the actual Ten Commandments specify death to their violators? So next, isa sa mga sampung utos ni Yahweh ay huwag kang papatay. Pero hindi ba ang parusang bitay na preskribo ni Moises ay isang kabalintunaan nito? Tatalakayin sa ating pagbabalik. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School Lesson, The Golden Mean in Christian Living and Believing, Part 2. Si Yahweh ba ang nag-utos ng kamatayan para sa mga lalabag sa kanyang sampung utos? Kung may parusa na nabanggit sa sampung utos ni Yahweh sa Exodus 20 verses 1 to 17, hindi ito espesipikong kamatayan na ang nagpakana ay si Moises. Bagaman sa modernong wari ay marahas ang sistema ni Moises, ito ay dahil kabisado niya ang sikolohiya ng mga Hebreo. Inalipin sila sa Ehipto ng 4 na siglo, kaya nasanay silang sumunod sa utos ng mga striktong bastonero na nambibira sa mga lantutay. The stone tablets of the Ten Commandments were kept in the Ark of the Covenant. We read this in Deuteronomy 10 verse 2. While the papyri of the 603 Mosaic laws were placed in an outer compartment. As we read in Deuteronomy 31 verses 24 to 26, matapos isulat ni Moises sa isang aklat ang buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin ang aklat na ito at itabi sa kaban ng tipan. Ang mga sinulat ni Moises na naging Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio ay nakalagay lang sa isang kompartimento sa tabi ng kaban ng tipan, habang ang 2 tapyas ng batong inukitan ng 10 utos ni Yahweh ay nakatago sa banal na kahon. In John 8 verses 7 to 11, when Jesus disregarded capital punishment for adultery while exhorting marital fidelity, revealed was his sentiment about the Decalogue being the bulk of God's will. The much inferior Mosaic laws are just an extremely long footnote whose antithesis was summarized by Christ. As we read in John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ang pinakatora ay itong 10 utos ng Diyos Ama, hindi ang 603 batas ni Moises na siyang pipitsugin sa presensya ni Kristo. Ayon nga sa Hebrews 3 verse 3, Christ trumps Moses. Pinasimple ni Jesus ang batayan kung may paglabag sa batas ng Diyos. Kriminal ang nagnanakaw, pumapatay o namiminsala. Now, since not everything is beneficial, antinomians must realize that Christian freedom is not absolute. We read this in 1 Corinthians 10, verse 23. Simultaneously, this freedom should be desirable to legalists. As we read in Galatians 5, 22 to 23, ito ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili.
Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Next week, fanatical activism, that is, kahumalingan sa kawanggawa, versus passive faith, that is, katamaran sa kawanggawa. Ano ang gininto ang gitna sa dalawang ekstremong iyan? Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Jeyo na nagpapaalala sa inyo. Sa lahat ng paraan ay magsikap na magkaroon ng unawa. Proverbs 4:7b.